Alam mo, death, just like life, is a gift. Kahit ang pagkamatay, regalo yan eh. May dahilan na yan kung bakit may namamatay. Kailangan mo lang madiscover sa sarili mo kung ano yung mabubuhay after may namatay. Okay. Diba? Ano yung, kasi parang sa ano, diba? Parang sa puno. Alam mo yung term na pruning? Yung mayroon tayong pinuputol na bahagi ng halaman o ng puno na kailangan mong putulin yun, dahil pag di mo yan pinutol, hindi tutubo yung kailangang tumubo. May mga bagay sa buhay na kailangang mawala, dahil pag nawala mo, meron kang marirealize, at tsaka pag nawala siya, tsaka darating yung dapat pumunta sa posisyon na yon. May mga tao rin na nawawala, kailangan nilang mawala para may ma-realize ka. At pag may nawala, may bagong dumarating. Kasi parang sa pila, di ba? Hindi aabot yung pangalawa kung hindi aalis yung nasa una ng pila. Ganun lang naman. It's a gift. It's an opportunity. It's a blessing. Kailangan i-treat lang natin sila na regalo, at kailangan malaman natin, ma-realize kung ano ang magandang dahilan nito at dulot nito sa atin. At saka ako nga, sabi nila morbid ko, di ba? Kasi like, I always talk about death. Sobra akong komportabling pinag-uusapan ng kamatayan. Kasi parang, yung kahit ano naman gawin natin, lahat naman tayo mamamatay. Ayaw sa hindi. Yun ang hinasisip ko. Lahat mamamatay, panapanahon lang, di ba? Lahat mamamatay. So bakit tayo matatakot? Eh kahit anong gawin mong takot, mamamatay ka naman. Di ba? Might as well hanggat hindi, tanggapin mo na mamamatay ka. Pero habang buhay ka, damahin mo yung buhay na yun. I-enjoy mo at gamitin mo sa tama. Oo. Hindi pwedeng ini-enjoy mo lang. Kailangan gawin mong makabuluhan ang pagpapalipas mo ng mga natitirang araw ng